Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. So, mishishare lang po ako sa inyo ng isang post po ito ng Kaalaman PH about po ito sa mga kaso ng pamilyang Marcos, no? Pero bago po tayo magpatuloy mga ka-action mga kakamping sa ating reaction video at bago natin pakinggan ang maging audio, nais ko munang i-shoutout ang nagpapa-shoutout na si Sir Christopher Masayaw. Ayan, mega love shoutout po sa iyo, Sir Christopher. Sana po ay nasa mabuti ka lang kalagayan at ang iyong pamilya saan ka man sulok ng mundo. So balik po tayo sa topic natin mga ka-action mga kakamping, at mahalaga po talaga ito po ay dapat ma-share at huwag kalimutan i-like ang video natin para ma-recommend ni YouTube, no? Dahil ito po ang naging pahayag ni Kaalaman PH at nabanggit niya po sa naturang video na sinasabi niyang 4,000 kaso na isinampa sa pamilya Marcos, walang naipanalo ang Presidential Commission on Good Governance or PCGG. Ito po ba ay may katotohanan? Dahil napanood ko po ang video mga ka-action mga kakamping, ay mayroon na po itong views na 1.3 million. At mayroon po itong 41,000 like at may comment po ito na 2,700 comments. At in-upload po ito noong September 19, 2022. Para lubos po natin maunawaan mga ka-action mga kakamping kung ito po ba ay may katotohanan na wala nga ba talagang naipanalong kaso ang Presidential Commission on Good Governance. Atin po pakinggan ang naging audio. Welcome back mga kaalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga kontrobersyal ukol sa kayamanan ng mga Marcos na nasa 170 na mga bangko. Ngayong nakaupo na si Ferdinand Bongbong Marcos, ay bakit hindi pa rin ito nakukuha? Na ayon sa last will and testament ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay gagamitin para sa ating bansa. Nabatay rin sa salita ni dating First Lady Imelda Marcos ay ang kayamanang ito ay gagamitin upang mapaginhawa ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Una sa lahat, matagal na itong inasikaso at inilapit ng dating ginang Imelda Marcos sa Senado ang yaman na ito para mapakinabangan na ng sambayang Pilipino, ngunit dahil sa mga nakaupong mga senador at oposisyon ay nahadlangan ang pag-usad na ito. Isa sa mga itinuturing na dahilan ay kung mailalabas ito at magagamit para sa Pilipinas ay gagaan ang imahe ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ayaw nila itong mangyari dahil na ayon rin sa last will and testament ni Marcos ang mga bagay na magpapatunay rin na ang mga paratang sa kanya ay hindi totoo at posibleng mapahiya ang mga oposisyon niya ng panahong iyon. Hindi pa nakapagtataka na sa ilang dekada na palaging kinakasuhan ang pamilyang Marcos ay niisa sa kanila ay walang nakulong dahil sa mga mahihinang katibayan at kakulangan ng ebidensya sa mga paratang sa kanila. Ngunit dahil sa pagsasampa nila ng kaso sa pamilyang Marcos ay nasisira ang pangalan nila na siyang layunin ng oposisyon at masira sa taong bayan. Ang isa sa mga pinaka-taktikan on na kumuha ng kayamanan ng mga Marcos ay ang itinataga na PCGG o Presidential Commission on Good Governance sa pagkakaupo ni dating Pangulong Cory Aquino na kinuha ang yaman ng mga Marcos at ipinaratang na ang mga yamang ito ay mula sa kabahan ng bayan. Bantay sa pahayag ng Senador Amy Marcos na sinasabay sa kanila ang mahigit 4,000 na kaso na lalong nagpapapigil na makuha nila ulit ang kayamanang ito. Sa pahayag rin niya, nang layunin niya ay maibalik ang nasirang pangalan ng mga Marcos sa sambayan ng Pilipino na tiniis ng kanyang pamilya ang mga pangungutya at mga kasong isinampa sa kanila na mahigit 3 dekada na mula sa 4,000 ay mabibilang na lang sa isang kamay. Aniya pa niya, tiis-tiis na lang muna daw kahit na lahat lang ng ginawa ng kanyang ama ay tinuturing na masama. Dahil kasi sa walang humpay na pagsasampa nila ng mga kaso sa pamilyang Marcos ay nafi-freeze nila ang nasa mahigit 170 na mga bangko sa buong mundo. Na habang patuloy ang kanilang mga kaso ay patuloy rin ang mga bangkong ito na mafi-freeze. Dahilan kung bakit hindi nila makuha ang mga napapaloob doon at hindi maipapatupad ang last will and testament ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Matatandaan rin na humingi rin ng tulong sa dating Administrasyong Duterte si Senadora Amy Marcos upang matigil ang mga dekadekadang pagsasampa ng kaso ng PCGG na itinatag ni Cory Aquino upang hindi na ma-freeze ang mga bank accounts na mga ito.
Masasabi rin naman kasi ang mga sinasampan nilang mga kaso ay paulit-ulit at walang kwenta. Dahil sa hatol ng kataas-taasang hukuman ay wala silang maipresenta na matibay na ebidensya hinggil sa mga kasong isinampan nila sa pamilyang Marcos at pawang naging black propaganda lang para sirain ang imahe ng pamilyang Marcos sa taong bayan. Pero bakit nga ba kailangan ng oposisyon na sirain pa ang pangalan ng pamilya Marcos? Ang sagot dyan ay iniuwasan nila na may makaupo ulit sa pamilya ng Mang Marcos at hindi sila iboto dahil kung isang Marcos ang maluluklok, lalo na sa pinakamataas na posisyon, ay mababaliwala ang mga isinampan nilang kaso sa pamilyang Marcos at hindi maitutuloy ang kanilang plano na makuha ng kompleto ang mga naharang na yaman ng pamilyang Marcos. Sa laking halaga naman ito na magiging sapat upang maiaho ng Pilipinas ay gugustuhin nilang mapasakin nila ito kaysa mapakinabangan ng bayan upang sa ikauunlad sana ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano pa ang mga layunin nila hinggil rito na tila hindi iniisip ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino at nagmumukhang para ito sa mga personal na interes nila. Nasabi rin ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na pag-iimbestigahan niya palalo ang mga kasong kaugnay sa kanilang yaman na marapat na gamitin para sa taong bayan at lalo rin niyang patitibayin ang PCGG na kahit itinatag ito ni Cory Aquino para makuha ang yaman ng pamilya nila. Ang gagawin ng PCGG na kinukuha ang mga yaman ng pamilyang Marcos ay ipapangalan nila bilang nakaw na yaman ng mga Marcos sa kaba ng bayan, ngunit pagdating sa kataas-taasang hukuman ay bigo na mapatunayan ito. Mahirap isipin na sa 4,000 na kaso na isinampa ng oposisyon at PCGG ay ni isang kaso ay hindi sila nanalo at bigo na maipakulong kahit ni isang beses ang isa man lang sa pamilyang Marcos. Malaking patunay ito na karamihan sa paratang nila ay walang katotohanan at nagdudulot lang ito ng mas matagal na pagkuha ng kayamanan ng pamilyang Marcos na nasa last will and testament ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos na gagamitin sana para sa bayan. Ipinahayag na rin ng Pangulong Bongbong Marcos na bago niya pagtibayan ng PCGG ay wawaksan niya muna ito upang matigil na ang ilan pang mga kasong isinampa sa kanila upang maipatupad ang ilang mabubuting plano ng mga Marcos para sa ating bansa sa pamamagitan ng mga naka-freeze na 117 na bangko ng pamilya nila sa buong mundo na sa tatlong dekada nito ay malaki na ang naitubong interes. Isa na rito ang sinasabi noon ni dating First Lady Imelda Marcos na 7,000 metric tons ng ginto na handa nilang ibigay sa gobyerno upang makatulong sa taong bayan. Sa paghingi ng tulong ng pamilya Marcos sa dating Pangulong Duterte ay unti-unti na nga naikikilos ang mga ito dahil kailangan ng pahintulot ng gobyerno upang makapasok ang mga yamang ito na sa pahayag ni Duterte ay binibigyang kilos na kasama ang mga gold bars na hindi niya sinalita kung gaano karami ito na ibibigay ng mga Marcos sa gobyerno para sa kaunlaran ng bansa. Kung ating iisipin mga kaalam na sa sinabi pa lang ng dating Pangulong Duterte na maliit lang muna ang ibibigay ng pamilya Marcos mula sa kanilang gold reserves ay estratehiya lamang niya upang walang makaalam kung gaano ba kalaki ang ibabahagi ng pamilya Marcos sa ating gobyerno dahil marami ang maaaring magkaroon ng personal na interes ukol rito. Pakinggan pa nga naman ang 7,000 metric tons na ginto o nasa halagang $305 billion na nagkakahalagang 7 trillion pesos ayon sa pahayag ni Imelda Marcos na sa halagang ito ay tunay na nakakalula na at hindi nakapagtataka na mayroong talagang gustong mapasa kanila ito para sa kanilang kapakanan. Hindi rin natin alisin ang posibilidad na hindi lang ito ang tunay na yaman ng pamilya Marcos dahil ito lamang ang kanilang idineklara sa publiko noon at marahil na masigit pa rito ang kanilang itinatagong yaman o nakahintong yaman na pinipigilan sa kanilang makuha ng PCGG. Isa sa mga dahilan na masasabi nating imposibleng hindi ito totoo ay dahil lakas loob na ipinakita mismo noon sa publiko ng dating First Lady Imelda Marcos ang mga legal na dokumento nila sa mga bangko sa buong mundo hinggil sa kanilang mga yaman. Isa sa mismong rason kung bakit hindi nananalo ang posisyon sa kanilang mga isinasampang kaso dahil sa napakalakas na katibayan ng pamilyang Marcos sa yaman nila. Sa nalalapit na pagsara ng lahat ng kaso ng pamilyang Marcos sa pagsasakatuparan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na matapos ang lahat ng natitirang kaso nila ay mawawalan na ng dahilan ng mga bangko sa ibang bansa na i-freeze pa ang mga bank accounts nila at makuha ito.
at atin ring matutunghayan sa nalalapit na panahon sa panahon ni Bongbong Marcos kung ano ang mga plano niya kasabay sa last will and testament ng yumao niyang amang dating Pangulong Ferdinand Marcos para sa ating bansa at sa ikauunlad at ikagiginhawa ng sambayang Pilipino. Ngunit hindi natin aasang mapapadali ito dahil napakaraming proseso ang kailangan nitong pagdaanan dahil sa napakahabang panahon na na-freeze ito. Pero nakakasiguro naman tayo na sa matagal na pakikipaglaban ng pamilyang Marcos para ito ay susundin nila lahat ng kinakailangang legal na proseso upang makamit ang mga yamang ito na ayon na mismo kay Imelda Marcos ay para sa pag-unlad ng bansa at dahil ang ating Pangulo ay isang Marcos ay makakapagsagawa ng mga batas upang maigamit ng wasto ang mga yamang ito para sa ikabubuti ng ating bansa. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamangang topic ngayon? Anong maaaring maimungkahi mo ng mga programa na maaaring sundin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makakapabuti sa ating bansa gamit ang mga yamang ito? Antayin ko ang sagot mo sa comments na. So yun na mga ka-action, mga ka-campaign, napakinggan na po natin ang lahat ng sinabi ni Kaalaman PH. Ang tanong po dito mga ka-action, mga ka-campaign, ito po ba ay may katotohanan? Well, ang hatol ko dito, ito ay malaking kasinungalingan. Pakinggan po natin ang naging fact-check ng Iba 5. Higit 1 milyon na ang views sa YouTube ng isang video na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Sabi kasi dyan, wala raw na ipanalong kaso ang PCGG tungkol sa ill-gotten wealth. I-fact-check natin yan. Upload sa YouTube ng content creator na si Kaalam PH ang video na ito. Sa video kasi na ito, sinabi ng vlogger na wala raw na ipanalong kaso ang Presidential Commission on Good Government o PCGG kaugnay ng mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Ang gagawin ng PCGG na kinukuha ang mga yaman ng pamilyang Marcos ay ipapangalan nila bilang nakaw na yaman ng mga Marcos sa kaban ng bayan. Ngunit pagdating niya sa kataas-taasang hukuman ay bigo na mapatunayan ito. Pero mga kapatid, sa tulong po ng Facts First PH, napatunayan natin hindi po totoo ang mga sinabi iyan ng naturang YouTuber. Napakaraming kaso na po tungkol sa mga nakaw na yaman ng mga Marcos ang naisampa at naipanalo. Ilan sa mga kaso niyan, PCGG mismo ang nagsampa. Ito yung $658 million na Swiss deposits. Sabi ng Sandigan Bayan, ill-gotten wealth yan. $3 million naman ang nabawi mula doon sa kaso kontra sa kumpanyang Arelma na itinayo raw para pagtaguan ng nakaw na yaman. Idineklara rin ang Sandigan Bayan na nakaw na yaman yung tinaguriang Malacanang collection o yung koleksyon ng mga alahas. Kinatigan po yan ng korte. Mahalaga na mai-fact-check natin ito dahil papalo na sa higit 1.2 million views na ang nahapot nito sa YouTube. Kaya mga kapatid, hindi porke maraming likes at views, totoo na ang sinasabi. Mahalagang maging mapanuri sa sinusundang social media pages. So yun na mga ka-action, no? Napakinggan na natin ang fact-checking ng Iba 5. Isang malaking kasinungalingan na walang naipanalo ang PCGG or Presidential Commission on Good Governance. So narinig po natin ang fact-checking. Dapat po talaga mga ka-action, mga ka-camping, i-share po natin ang videong ito. Kasi doon po sa mga base, sa pagbabasa ko sa mga comment, is talagang sinang-ayunan ang sinasabi ni Kaalam PH. Kawawa naman at marami naman ang napaniwala sa isang kasinungalingan. At sana huwag niyong kalimutan na i-like ang video at i-share ito para malaman ng ating mga kababayan. Advice ko lang po sa lahat ng mga viewers na nanonood, sa lahat ng mga pages or channel na inyong sinusundan, huwag po kayo mag-base sa views at sa like. Hindi perket maraming views at like ay nagsasabi na ng katotohanan. Dapat maging panore, for short, marunong kang mag-search kung ano talaga ang katotohanan. Dahil kinabukasan mo ang nakasalalay dito. Yan lang po. Thank you for watching. Have a good day.